statement ng JBC at ni Inoue about the Casimero bout, Pac-Man and the Palace News and other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kaduelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Pinagkaguluhan po mga kaduelo ang ating pambansang kama-08 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao pagdating nito sa Saudi Arabia. Di po natin alam exactly ang pake ni Pacman dito maliban sa sinasabing Riyadh Festival daw. Pero may mga kumakalat po na rumors na possible venue rin daw kasi ang Saudi sa isang future exhibition match ni Pacman. Matatandaan na latest rumor of an exhibition bout involving Manny ay against former 5 Division World Champion self-proclaimed TBE Floyd Manny Mayweather. Samantala, sa isang post po mga kaduelo ay binigyan ng credit ang ating kababayan 2 Division World Champion current unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales for wanting to fight the best. Of course ngayon in the person of 4 Division World Champion current unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster Naoya Inoue. Pwede naman daw sana nitong gatasan muna ang kanyang mga titulo bago finally labanan ang halimo ng Japan. Instead, he went straight to the monster. Nagkomento naman ang International Boxing Hall of Fame elector na si Rick Glaser na mahirap daw tanggihan ang milyones na offer para labanan si Naoya. Although ang previous reports ay around $3 million ang makukuha ni Tapales in fighting Inoue, $2 million po ang nasabi ni Glaser kung saan kakailanganin daw ni Marlon ng 6 world title fights bago makuha ito. Kaya no-brainer daw ang i-accept agad ang Inoue offer after getting 2 world titles from former unified super bantamweight champion Murujun Akmadaliev. Di naman po napigilan ng boxing journalist na si Dan Rafael magkomento rin saying na mas maganda talaga kay Tapales na i-grab agad ang Inoue fight dahil pag mandatories na ruta ang kanyang pipiliin una, baka mas silat pa siya. So mas maigi na kunin agad ang giant payday. Any other fight than the Inoue fight ay matuturing daw na di magandang move by the Tapales camp. Response naman ng poster, there are times na ayaw lumaban ng fighter kahit na malaki ang perang inoffer. Ibinunyag po niya na nireject nga raw noon ni Akmadaliev ang Inoue bout noong pinaplano na ng Inoue camp na umakyat sa 122. Nagkaroon daw ng negosasyon kung saan walang imik si MJ. Kaya maganda raw na tinalo ng ating pambato si Akmadaliev, which eventually nagresulta sa pagkakakasa ng undisputed battle between Marlon at Naoya. Sa pagpuri naman kay Tapales ay napakomento po ang MP Promotions President Sean Gibbons ng Viva. Speaking of Akmadaliev ay magaganap na ang kanyang susunod na laban sa December 16 against another super bantamweight top contender, Kevin Gonzalez. Sa ibang banda, sumang-ayo naman po mga kaduelo ang former 3 Division World Champion, current WBO Global, super bantamweight champion General Cuadro Alas Casimero sa sinabi ng kanyang brother coach na si Jason Casimero na kulelat raw pagdating sa pera kung sasagupain ang current IBF Pan-Pacific and WBA Asia super bantamweight champion Wonderboy Carl James Martin. Mas priority ng Casimero camp ngayon at ng Japanese promoter, former world champion Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotions, ang rematch kontra former IBF super bantamweight champion Yukunori Ugune. Birada naman ng ilan through social media kung ayaw na raw talaga labanan ni Naoya si Casimero, sagupain na lang daw ni Cuadro Alas si Wonderboy. Matatandaan na sa latest statement from Naoya Inoue na wala na raw po siya ng interest na labanan si Casimero following that abysmal performance daw against Ugune. Sa huling statement naman na naipalabas ng isang representative from Japan Boxing Commission o JBC, despite sa sinasabing recent poor performances ni Cuadro Alas, bet pa rin ito na mangyari ang Inoue versus Casimero. Ito naman po mga kaduelo ang latest face-off ng current WBC heavyweight champion the Gypsy King Tyson Fury at UFC heavyweight champion Francis Ngannou ahead of their clash ngayong linggo.